Hi everyone, good morning or good afternoon. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng sarili nating stickers. Okay, so mabanda yung mga stickers sa mga bata, no? So right now, gumagawa ako ng isang katarbang stickers ni Kuromi, pati the Met, and also keychains. So mag-birthday siya, so yung co-teacher ko, nag-order siya sa akin ng pangregalo. Personalized keychains, damit, at saka stickers para sa bata. So, she is 9 years old. So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gawa ng mga ganito klaseng ka-cute na stickers. Okay, so actually, kinukuha ko lang sila sa Canva or from Pinterest. So, kukuha ko ng susulit ko lang. Tapos, yan, Kuromi nga. Humanap ako ng Kuromi pictures. Tapos, i-copy and paste ko sila. Like, for example, this one. So, copy, right click, tapos copy mo. And then, punta ka dito. And then, paste. Good. Hindi. Ay, mas maganda yung kanina. So, ito na lang. So, ang gagawin kong una is, marami naman dyan, any picture will do. Okay lang. So, edit photo. Click mo yung picture, tapos edit photo. Tapos, tanggalin mo yung background remover. So, yan. So, pwede mo na siyang tanggalin. Kapag natanggal na yung ano niya, yung tawag dito, yung background niya, edit photo ulit. Tapos, punta ka sa pinakababa, kunin mo yung shadows. So, lagyan mo ng outline. So, it's up to you anong klaseng outline yung gagamitin mo, whether it's light or red or any color will do. So, for me, try natin yung pink. Okay. So, kapag meron na siyang outline, pwede mong lagihan yung size niya, pwede mong anuhin yung angle niya. Oh. So, it's up to you. Anuhin mo na lang dito. I-resize mo na lang. Tapos, yung intensity, pwede mo ring i-blur or ano, medyo light. So, para sa akin, gagawin ko siyang intensified. Ganun, para makita ko yung guhit. Para kapag ginupitan ko siya, mas madali. So, distance. So, ikaw na lang yung maglaro ng mga ano dito, mga sizes, blur amount, angle, distance, at saka yung intensity. Tapos, ika-copy and paste ko na to or isi-save ko siya as PDF. Pero pwede mo namang, pwede rin namang screenshot mo using sniffing tool. So, sniff mo lang siya. Tapos, copy and paste dun sa ginagawa mong Word Docs. So, dun ko siya ginagawa. So, pinagdikit-dikit ko na to kasi marami yung gusto ng co-teacher ko. So, dinamihan ko na. Tapos, ipaprint ko sila ng minsanan. So, that's it guys. So, thank you so much for watching and I hope you've learned something from this video. Have a great day. Goodbye.